Hello guys, welcome back to my channel. Once again, this is Nelly Torma. So ayan guys, medyo matagal po akong hindi nakapag-vlog sa aking mga nilulutong simpleng ulam sa aming bahay. So for today's video guys, naisipan ko pong magluto sa aking recipe ng pininyahang manok with gata. Ayan guys, ipapakita ko po sa inyo ang procedure ko ng pagluluto ng aking pininyahang manok. Step by step guys. So ayan guys, samahan niyo po ako. And before we start guys, please don't forget to click the subscribe button para updated po kayo sa aking next video. So ayan guys, for today's video, ito po yung aking pininyahang manok sa gata. Ito po ang aking mga ingredients. Of course, i-prepare ko na po ang lahat-lahat para po mabilis po ang pagluluto guys. So nag-prepare po ako ng chicken. Ito, chinap ko na po siya. A whole chicken. Ayan. Chop into small, ganyan. Yung katamtaman lang po na size. And we have this, the carrots, and the bell pepper. And we have the potato, sorry. I chop also in the cubes. And we have the sangkap, the onion, the garlic, and the, of course, hindi mawawala ang sili. Ayan, pang-panghang po yan. And we have this, the pineapple. At nilib ko rin po yung pineapple juice. Ilalagay ko po yan para po maglasa po siyang pineapple talaga. And I'm using this, the Maggi coconut milk powder mix. Yan, yan pong gagamitin ko guys. I-dissolve ko po yan siya mamaya sa water. And we have the black pepper, the salt, and the oil. So yan guys, samahan nyo po ako sa yung pagluluto. Start na po tayo guys. Tara po. So yan guys, prepare na po ako dito ng pot. Inopen ko na rin po siya. Then pagkatapos na po yung nalagyan ko na po ng oil. So ayan, mag-add na po tayo ng oil. Then yan, mainit na po siya. Hintayin po natin siyang mag-init. So, ayan, mainit na po siya. Mag-add na po tayo ng garlic. Mix natin siya hanggang mag-dry. Mag-golden brown. So, ayan, golden brown na siya. We add the onion. Mix din natin siya until golden brown. So ayan guys, nag golden brown na po yung ating sangkap. Then we add the chicken. Ayan. Then, i-mix po natin siya ng maayos para po masute yung ating chicken. So, yan guys. Na-mix na po natin ng maayos. Then, we leave for 1 minute para po masute po yung chicken. So, yan guys. Natapos po na yung 1 minute. Ayan na po siya. Nasusutay po siya. Then we add a black pepper powder. Then we mix it. Haluin natin ng maayos. Then i-cover natin ulit siya for another 1 minute. So, yan guys. Natapos na po yung 1 minute. Ayan po siya. Ginigisa po ng maayos yung ating chicken. Then, now, we add the juice of our pineapple. Yan. Para po magsip-sip po yung lasa ng pineapple juice. Yan. Then, after that, we leave again for 1 minute. So, yan guys. Natapos na po yung 1 minute. Yan, kumukulo po siya. Hindi pa po ako nag-add ng water, guys. Yan po yung tubig ng ating pineapple juice. And now, we add a salt to taste.
I-add ko na rin po yung salt para po yung lasa ng salt ay ano po sa chicken. Maniniid po siya sa chicken yung lasa ng salt. So, ayan guys. Then, mix it. Then, leave it for other 1 minute. So, now, finish guys. So, 1 minute. Mag-add na po ako ng potato. Ayan. Para po lumambot siya, magsabay na po siya sa chicken ng paglambot ng ating potato. Ganyan po ang aking way guys ng pagluluto ng aking simpleng pininyahang manok with gata. Then after that guys, i-close din natin siya. I-leave din natin ulit siya ng other 1 minute. Then ilalagay ko na po, isunod ko na pong ilagay yung ating carrots. So ayan guys, check natin. Natapos na po yung 1 minute. So ayan, nagtubig talaga siya guys. Hindi na po ako nagdagdag ng water. Ang pag parang tubig na po niya dyan yung ano, yung pineapple juice. Then we add the carrots. Ayan. Then we leave for 2 minutes para po makook na siya ng maayos. Then isunod natin yung ating pineapple, din bell pepper, and yung gata. Ayan siya guys, leave natin for 2 minutes. So ayan guys, dinisolve ko na po yung coconut powder. Ihahalo natin yan mamaya. Ayan, dinisolve ko na po siya guys. So ayan guys, natapos na po yung 2 minutes. Ayan, check na po natin yung ating chicken at yung potato and carrots kung malambot na po siya. Ayan, malambot na po siya guys. So ayan, mag-add na po tayo ng bell pepper at saka yung chili kanina na chinap natin para pang-panghang. Yan. Then, i-mix po natin. Then, also the pineapple. Yan. Ilagay natin dyan sa ibabaw. Yan. So, ayan na guys. Naamoy ko na. Napakasarap na naman ang aming tanghalian for today. So, ayan guys. Lipper natin siya for other 1 minute. So, ayan guys, natapos na po yung 1 minute. Ayan po siya. Tignan nyo po yung aking pininyahang manok. So, now, lalagyan na po natin yung ating, of course, yung ating pampalapot, pampalasa. Ayan, pampalinamnam ang ating gata. Ayan. Ayan. Sarap na to. Napaparami na naman ako ng aming tanghalian nito, masisira na naman ang aking diet. So, ayan guys, nalagay na po siya. Then, ipakuloyin po natin siya para po maluto yung ating gata. Ayan. Leave po natin siya for 2 minutes. So, ayan guys, check natin. Natapos na po yung ating 2 minutes. Ayan. Wow, ang sarap. Wow. Ito yung lasa ng aking ginataang pinya sa manok. Yan, tikman natin kung tana po yung lasa niya para hindi na po tayo mag-a-add ng ating asin. Sarap. Tamang-tama yung lasa. Tamang-tama yung alat. Tamang-tama yung asin konti at yung tamis-tamis ng ating pinya. So, yan guys. Dito po nagtatapos yung aking pagluluto ng pininyahang manok with gata. Sana po nagustuhan nyo po ang aking simple na pagluluto sa aming simpleng tahanan, ang aking pininyahang manok sa gata. So yan guys, papatayin na po natin ang ating apoy kasi naluto na siya, ready to food 8 na po. Yan guys. So please guys, don't forget to like, to share and subscribe my YouTube channel guys. At kung nagustuhan nyo po ang aking vlog, huwag nyo po kakalimutang i-click ang bell button ng subscribe para updated po kayo sa aking next video. Thank you for watching guys and have a good day to all. Bye! Wow!